electricity, installation po ito ng meralco po ninyo. Electricity. Kasi po pag nagpakabit po kayo ng meralco po ninyo ng sarili po ninyo, maabot po ito ng 10,000. So dito po, since pang kultuhan, maramihan, 4,250 pesos na lang po siya. So 4,250 pesos, hindi po kasama dito ang tubig. Okay po? Sa meralco lang po ito, hindi po kasama ang tubig po. So kayo pa po ang magpapakabi po ng tubig po kay Good Hands o kung ano yung tubig po ang pilitan po ng developer na to, magbabayad lang po kayo kay engineering po. Pag na-turnover na, I suggest or we suggest na huwag yung mga ipakabit yung tubig ninyo na wala pa pong titira o hindi pa po ninyo titirhan. Kasi pag pinakabit ninyo po, automatic po yung metro na takbo na. Okay? So pwede nyo siya ipakabit. Pagkapangyari, tinirahan nyo na po siya next week. So pwede po yun. Clear po tayo? After po ng 4,250 po, wala na po kayong babayaran. Stop payment na. So all in, magkano lang pong ilalabas po ninyo sa DC? Magkano po? 8,750 plus 5,000 na reservation lang. Siguro po nasa 13,000 lang po yan. Yung 13,000 po ninyo, house and lot na po siya. Clear? Ito pong 8,228 pesos po, magsa-start lang po yan once pag na-approve na po tayo. So habang hindi pa po tayo na-approve, ongoing pa po yung process po natin, wala po tayong babayaran monthly amortization. Okay? Magsa-start po to kapag si Pag-ibig may advice na po sa inyo na congrats ma'am, approve na, long takeout na yung bahay na kinuha ko ninyo sa North Bay Villas, Block 1, Lot 1. That's the time na magsa-start po kayo ng monthly amortization regardless po kung titirahan nyo o hindi. Kasi may mga kliyente po na approve na pero tenenga. Okay? Hindi pa nila pinag bahay. So, magsa-start pa rin po kayo ng monthly amortization lang kasi na loan approve na po tayo. So, pwede nyo gawin o upahan nyo na lang. Okay? So, pwede po yun, pwede pong gawin yun. Sa 8,828 pesos po ninyo, including na po dito ang tatlong insurances. So, i-refresh ko lang, ulitin ko lang, may insurance na po tayo dito. So, yun yung advantage. Kasi may tatlong insurance. First insurance is MRI or Mortgage Redemption Insurance. Pag naman po saan ang mangyari, ayaw naman po natin ipagdasal. If ever man, ang buyer ay namatay, kinuha ni Lord na credit po, automatic po, paid po yung bahay. Okay? Huwag lang po sadyang nagpakamatay or pinatay para lang mapaid yung bahay, ha? Okay? Natural cause of death po tayo. Clear po tayo? Clear po tayo, ha? Okay? So, MRI po yun. So, pangalawang insurance po natin is fire insurance. Pag nasunog po yung bahay po natin, cover po ni insurance yung mismong bahay. So, hindi po cover ang appliances po natin. Baka ito bayad po kay insurance. Nasira yung TV nyo, hindi po. Yung bahay lang po mismo. Kasi, yun lang po ang kinuha ninyo or niloan po ninyo kay Pag-ibig. Clear po tayo dun, ha? So, hindi po kasama yung mga gamit-gamit po natin. Bahay lang. Bahay lang. Kung ano yung nakita ninyo, ito lang yung insured. And then, third insurance, calamity. Malindol. Mabaha. Acts of God. Diba? Hindi naman po natin alam. So, kasama or cover po siya kay insurance po natin. Clear po tayo sa insurance po. Kaya po, pag nag-treating po kayo, isa po sa dapat ninyong tanungin sa mga nag-assist mo sa inyo, may insurance na ba yan? Kasi yung iba, may mga hidden charges pa. O hindi pa indicated dito yung insurance. So dito po, all in na yun. So wala na kong dapat itago dito. Ito na yun. Clear po? So ngayon, para maka-avail po kayo dito, kailangan i-check nyo, pasok ba ang salary po? Kasi meron po tayong required income dito. Kailangan, ang salary po ninyo dito is 22,349. So, gawin na lang natin 22,500 para sure. Okay? Pasok ba? Ang kinukuha po namin dito or hindi kami, si Pag-ibig, is number one, basic plus allowance lang. So, meaning to say, hindi po kasama dito ang OT, service charge. Clear po tayo? Commission, yon hindi kasama. Basic lang. Kunyari, pag 37 a day times 26 days, tapos may floating allowance ka, transportation allowance, pwede po yung pagsamahin. Basta, pumasok po siya sa 22,349 pesos. Ngayon, kulang ang salary po.
Anong gagawin ko? Ayoko kay Natalie eh. Ito talaga yung gusto ko. Ang gagawin mo natin is kuha po tayo ng co-borrower. Ano yung co-borrower? Si co-borrower po, siya po yung magpupuno dun po sa kulang punin yung salary. Pero, meron siyang pero. Pag kumuha po kayo ng co-borrower, ito po yung kailangan hunin yung tandaan. First po, is same po kayo ng pag-ibig member at employed din. Kasi, kung ano yung pupunin ni principal na documents yung ipapasa niya, same with co-borrower po. Kumbaga, dalawa po kayong mag-a-apply. Okay? Pangalawa, kailangan po i-aware niyo siya na, uy, kukunin kitang co-borrower ha? Kasi po, pag inuha niyo po siyang co-borrower, hindi po muna siya pwedeng kumuha ng bahay under his name or her name po. Kasi nga, dalawa po kayong kukuha automatic po. Clear po tayo ha? So, kailangan i-aware niyo siya na i-co-borrower kita. So, dalawa tayo nakapangalan sa titulo. Okay po? And then, pangatlo, kailangan pag co-borrower niyo po, pang forever niyo na. Okay? As, ano nga po, tulad na sabi ko, dalawa na po kayo nakapangalan sa titulo. May mga cases po kasi kami, ma'am sir, na yung ibang kliyente ko namin binaback out. So for some reason, sabi po, nag-away kami ng co-borrower po or nag-iwalay kami ng co-borrower po. Okay? So kailangan po, sinasuggest ko namin na pwede niyo pong kunin co-borrower. Nanay, tatay, kapatid, walang mga ibang kliyente ko. Alam mo na ba? Maximum ito ng 30 euros. Pero,